Welcome to my channel, mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo magbabalik upang magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po sa King of Herbs na tinatawag nila na garlic or bawang sa salitang Tagalog. Kung talaga nga bang nakakagamot ito ng mga virus at saka bacterial infections at kung paano po ito gagamutin at kung ano-ano pong mga sakit ang pupwede nitong aalisin sa ating katawan. Bawang, yan po ang ating topic ngayon mga ka-treasure hunter. Ang king of herbs na tinatawag nila ang bawang o garlic. Alam niyo ba na ang bawang ay tinaguri ang pinakamalakas na antibiotic na herbal at maging sa ibang panig po ng daigdig sa Greek at sa Egypt ay kilala ang bawang. Maging ang father of medicine na si Hippocrates ay gumamit ng bawang sa mga bacterial infections at saka viruses infections noong 1,000 years ago na ang nakalipas mga ka-treasure hunter. At maging ang mga ancient Egypts noong unang panahon na nagbuo po sila ng pyramid, nung binuo po nila ang pyramid sa Egypt, ay ang bawang ang ginamit nilang vitamina o vitamins upang mapalakas nila ang kanilang katawan sapagkat may taglay po na malupit na vitamina ang garlic. At maging sa Athens, Greece noong unang panahon, ang mga atleta na lumalaban po sa paligsahan sa Olympic noong unang panahon ay ginagamit nila ang bawang bilang pangpalakas sa kanilang katawan. At ang bawang ay mayroon pong taglay para sa virus at saka bakterya na medisina. Garlic for medicine, kumbaga mga ka-treasure hunter. So ang garlic for medicine na pang-treatment for bacteria and viruses ay mayroon tinatawag na dalawang medicinal compound. Ito po ay ang tinatawag na alin at ang allicin. So dalawa. Ang alin po ay ang organosulfur na enzymes na katas po ng bawang or garlic na kung saan yan po ang dahilan na nakakapatay siya ng bacterial infections o bacteria. At ang allicin naman po mga ka-treasure hunter ay ang amoy. Yung amoy niya ay ang tinatawag na allicin na kung saan siya po ang dahilan na lumalayo ang virus at hindi lumalapit sapagkat ayaw po ng virus ng amoy ng bawang mga ka-treasure hunter. So dalawa po ang medicinal compound ng garlic o bawang, ang alin at saka yung allicin. So garlic for vitamin. So ang bawang ay mayroon po siyang vitamina na vitamin B6, manganese, selenium, vitamin C, iron, copper at iba pa mga ka-treasure hunter na ginagamit ng mga sinaunang tao sa sports. Maging sa Olympic, noong unang panahon ay ginamit ito ng mga taga-Athens, Greece at maging sa Egypt nung bumuo po sila ng pyramid sa Egypt at maging sa ancient Arabs at maging sa Asia, sa China ay kilala ang bawang bilang isa sa pinakamagandang vitamins na pinapainom nila sa kanilang mga trabahante at mga atleta mga ka-treasure hunter. So pag sinabing bawang ay maganda po siya para sa vitamina. At garlic naman po for treatment. Ano-ano nga ba ang pwedeng matreatment ng bawang? Noong unang panahon, way back 1,000 years ago po mga ka-treasure hunter, ay ginamit po ang bawang bilang pang-treatment po una sa mga heart disease. Yung sakit po sa puso, kagaya ng mga high blood at mga tinatawag na virus infections, bacterial infections, kagaya po ng mga colon cancers, mga cancers po na kung saan pwede pong i-treatment ng bawang
or garlic, mga ka-treasure hunter. So yung pong ubo, yung sipon, mga respiratory infections, katulad po ng mga sakit sa ngipin, yung mga skin diseases, ay tinitreatment po ito ng mga dalubhasa ng mga sinaunang tao nung unang panahon. Subalit sa paglipas po ng napakatagal na panahon, sa ngayon ay hindi na po ito naalala sapagkat nabuo po ang mga tinatawag na synthetic medicine na kung saan umadlang po sa mga herbal medicines na kung saan ito po ang nakaugalian ng mga sinaunang tao. Tandaan natin ang mga sinaunang tao ay umaabot po ng 100 years at maging 700 years ay umabot po ang buhay ng mga sinaunang tao sapagkat wala po silang mga iniimbintong mga nakakasira sa katawan. At sana ay mayroon tayong napulot na aral sa ating pong naibabahagi. At bago tayo magtapos, explain ko po sa inyo muna yung paano itik ang garlic for good purpose for treatment in our bodies, kumbaga mga ka-treasure hunter. So panoorin po natin ang video ko po na ginawa para sa inyo upang makadagdag kaalaman at makatulong sa ating mga kababayan na pwedeng gamitin ang bawang bilang pang-treatment sa anumang virus at bacterial infections, mga ka-treasure hunter. So kukuha po tayo ng bawang, kumuha po tayo ng bawang na katulad nito. Yung bawang na native or bawang na malalaki, kahit anong klaseng bawang ay pari-parihas po ang kanyang angking medicinal compound, mga ka-treasure hunter, yung alin at saka yung alisin. So kukuha tayo ng 3 hanggang 4 na butil. So 3 hanggang 4 na butil lamang ang ating pwedeng kunin sapagkat pag napakarami po ay napakalakas po ang bawang na yan na kung saan maaaring masunog ang ating lalamunan or bituka kapag nasubrahan. So 3 hanggang 4 lang po ang ating kukunin na butil, mga ka-treasure hunter, kagaya niyan 3 hanggang 4. At pagkatapos po natin yung kunin ng butil na yan ay atin po yung i-chops. Atin pong pirapurusuhin ng maliit, mga ka-treasure hunter, yan. At saka natin yan iinumin. So slice po natin siya ng maliliit sapagkat pag malalaki maaaring mabubulunan tayo kapag sobrang laki yung na-slice natin. Tansyahin po natin na kaya po nating lunukin yan, mga ka-treasure hunter, yung na-slice natin na garlic. Tandaan natin, wag po nating inumin agad yan. Hayaan muna natin ng mga 5 minutes para yung hangin ay ma-expose sa hangin yung garlic at magre-react yung alisin at yung alin na sinasabi nilang vitamins po na nakapaloob sa garlic. So kapag na-expose kasi sa hangin niya ng ilang minuto ay lalo siyang tumatapang. So wag nating biglain na inumin agad pagkatapos ng slice. Hayaan muna natin na mag-yellowish siya. So pag after 5 minutes yan ay nagre-react yan at nag-yellowish po yung kulay ng garlic. Saka po natin yan ay pwede na natin niyang inumin, mga ka-treasure hunter. So everyday po yan na tuwing may nararamdaman tayo, everyday po na natin gagawin yan kapag virus at saka bacterial infections. So napakaganda po na inumin yan sapagkat nasubukan ko na po yan at sa tagal na akong umiinom yan ay wala namang side effects sapagkat yan po ay herbal, mga ka-treasure hunter. So kahit marami ang nakain mo dyan ay hindi nakakamatay sapagkat hindi nai-immune ang ating immune system sapagkat siya po ay herbal. Kahit mag-stop kang uminom yan, babalik ka ulit, ay hindi nai-immune ang ating immune system sapagkat siya po ay
herbal antibiotic. So hindi po siya synthetic. Ang synthetic kapag uminom tayo, kapag nagkamali ng dosage, ay jack immune ang ating katawan at hindi na tumatanggap ang ating immune system ng kahit anong klaseng antibiotic. So tryin natin itong pang-treatment sa mga virus at saka bacterial infections, mga ka-treasure hunter. Maintain lang natin hanggang sa humina po ang bacteria at saka virus infections. So, bago tayo magtapos, mga ka-treasure hunter, magpapasalamat po ulit ako sa mga lahat po ng mga nag-subscribe. At hanggang dito na lamang po ang ating video at sana ay nakapag-ambag ng karagdagang kaalaman tungkol po sa herbal medicines at pang-treatment po ng bacterial at saka virus infections. Thank you very much for watching my videos, mga ka-treasure hunter. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong lingkod, Yusuf Yamato.